Konnichiwa, Paris. This is Kris once again. At nandito tayo ngayon sa actual exploration. Dito lamang sa Mindanao. Specific place, Sarangani. Municipality ng Sarangani. Then barangay, discreet na lang. Na? Muto natin what you see, what you hear, live it here. So mayroon tayong si Kris sa bawat team para safety naman ang mga tropa natin. So itong mga tropa natin ngayon na mababait. So I'm very thankful. Umaga na kami dumating dito eh. Kung naalala ko, 5 to 6 o'clock, no? Then, wala na kaming tulog. Almost 30 minutes, tinignan namin ang araw sisikat dyan sa likuran namin. Dyan ang sunrise, no? I-post ko yung picture. Napakaganda. Dalawang bundok na ang sunrise dyan sa gitna. Parang ginawa ng bata sa drawing. Yon, maganda yon. Then, nagpapasalamat kami ng team dito. Ang area na to, buddies, wala ka talaga makita ang mga maraming bato, no? Almost 10 hectares. 10 hektarya. Isang bato lang ang makikita, din-explain yan mamaya, no? Secret muna. Yang may bato dyan na ginawang stone map. Yan ang sinabi natin na ang mapa ay hindi lang papel, hindi lang sa furniture, hindi lang sa tato sa likod, hindi lang sa mga plato or mga glass, kundi mayroon ding mga mapa na ginawa sa bato. Yan ang tinatawag natin na stone map. Okay? Kailangan natin ng reader, decoder para mabasa ang mapa. At ang area nito, kung titingnan nyo, ay maraming niyog. Yan ang ginagawa ng mga Japanese company for remarking strategy. Kasi wala na tayong original map na hawak, sila may hawak. Pagdating sa area, wala mga visible STM or surface trail marker. Ang niyog ang ginagawang reference para sa Treasure Boreal Layout. Okay? So maraming salamat sa panonood and we are here with Team Mizuki. Bansai Team Mizuki! Bansai! Bansai! Okay. Ang Team Mizuki, ang Miso is water and key is tree. No? So explain niya mamaya ng secret decoder natin. Okay. So ngayon, buddies, maraming salamat. Bro. Thank you, thank you. Actually, marami sila. Tatlo lang ang papakita muna ngayon. Ang ibang tao, sikreto lang muna. Okay. Dito sa Team Mizuki, nagpasalamat kami at nakasama na, natin ang special na kumpare ko. So, I would like to welcome Paring Jandi on the mix. Okay. So, Paring Jandi on the mix. Hi guys. Hi guys. So, here is it guys. Direct tayo sa Dixite. I-explain niya. Direct tayo sa Dixite. Dito, from the fulcrum point, ayan, as you can see, guys, yan lang yung nag-iisang bato sa dig site. At saka, kung nakikita nyo, white yan. White means is composition of metal and water. Then, dito natin magagamit, ma-apply yung step in and step out of method of grabbing, elemental grabbing method. Kasi ganito guys, dito tayo, dito sa lugar na to is may puno ng mulabi, puno ng mulabi. Sa Bisaya is daming bulingo dito. Daming mulabi to guys, ha, hindi bulingon. Mulabi means tugas. Tugas ito nasa east to 90 degree east. Then sa remark is may 1 2 3 4. Ayan. So, slasian guys. So, apply tayo ng 40 feet. From mulabi to stone map. As you can see, kung mapapansin nyo guys, yang bato na yan, yang bato na yan. Yan. Hindi tatama exactly to 270 west. Ang mulabi na to o ang tugas na to, is andito lang talaga siya. Siya yung wood element. Hayaan na natin siya. Pero
May 1, 2, 3, 4. So, dahil siya talaga yung andyan, kukunin natin yung centering na 5. Yeah, 1, 2, 3, 4, 5. Dito yung totoong distance. Base point. Kung saan yung given na 40 feet. So ito ano lang to eh. Gis lang. Wag na tayong magre-rely dito. Dito lang tayo sa stepping method. 3 6 9 12 15 18 21 22 33 34 35 7 38 42 41 44 49 51. Ito yung dig spot, guys. Bakit natin nasasabing dig spot to? Dahil nga sa given doon sa remark na 40 feet plus 5 step in doon sa kahoy, kaya doon tayo nag-uumpisa ng pagbibilang. Since doon sa given is step in, ito yung matatamaan sa 270 at saka 90. Sila yung tinatawag na cross line. Ito na yon. So, yung given na step in doon sa 5, dito yung mag-uumpisa. Ayan o. Yan. As you can see, guys, white. White is a composition of metal element. So, siya yung nasa 270. Dito tayo mag-uumpisa ng step in, since step in doon, 5 step. So, step in din tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. Tamaan natin ang isang big load. 5 feet distance lang, guys. Tatamaan natin itong big load. Bakit? Bakit nga? Kasi, sa south part is a water. Andoon yung literal existence ng water na literal. River. Dito yung north part. Ang north part is bundok. Doon ma-apply natin yung grabbing method. Ayun. South, north ba kasi mo? Sa south is tubig. Yun. Ayun o. Sapa o. Hindi maklaro may balay. Ayun. Sapa yun. Ayun. Yun. Sapa yun. So, dyan na-apply natin ang... yun. Dyan ma-apply natin ang grabbing method. Na tatawagin is grab to where it belong. Ibig sabihin, i-grab natin, ibabalik natin sa umpisa kung alinbaga. Tapos dito, guys, ayan. Masyadong bold. Dito. Ayan, makinis 'yan, 'di ba? Makinis. May dig spot here where sa lugar kung saan mahuhulog ang lupa na may given na south. Fire element yan. Eksakto. Bakit? Kasi center mismo eh. Ningin. A south man standing. To. Where? Yun yung south oh. Yun. Pag andon ka, guys, makikita mo ito. Ayan.
tubig yan eh. Ayan, tubig yan. Ito yung pinakamaliit na deposit. Tapos ito, ito makinis to. Hulugan ng yung area na mahuhulog yung lupa. May malaking opening at may maliit na opening. Ayan o. Oh. Ayan. V yan. Yan. So, na-trace na natin yun. Yun doon. Tsaka, para naman eh, ano, para naman eh, baka naman eh, sabihin niya, sabihin na ano, sabihin na, nako, ano lang yan, chamba-chamba. No. Lahat, lahat ng specific distance, specific degrees, may mga coordinate markers at saka hidden markers. Kaya dito na guys, makikita natin. Ayan. So, ito na nga, ito na yung tisdig namin for sabihin na, oh, 1 foot lang. Oh, 1 foot lang yan, 1 foot lang mahigit. Ano lang yan, sabihin natin na quick dip po. Ayan, ayan, 1 foot lang yan. Ayan, 1 foot lang yan. South from? South from that, nag-iisang boulder. Tapos, ito yung nakikita guys, it's CM, ayan o, oh, ayan o. Oh. So, as yung you can primary, see, yung primary. Oh. As you can see, ayan. Isang leader. O sabi nating tila. Pero naka-usli, 'di ba? Ayan oh. Ayan. Naka-binary 'yan. 15 inches. 15 inches 'yan. Ayan. 15 inches 'yan, guys. Tsaka so sa cone markers, ayan, may code 5. So nakikita niyo naman siguro. Hindi naman siguro gawang nature 'to, 'di ba? Ayun, nakikita niyo naman siguro aging. So talagang kinakat, sinadyang kinap para magmukhang maghugis V. At saka, ayan. Heart, it's heart, CM. It's CM siya na may naka-usling bato. So direct under center. At saka ito pa. Ayan, code 5. Ayan. So, code 5 siya. At saka ito pa rin. Ayan. So, kahit saan mo siya tingnan, ang figure niya is code 5. Means, center. At saka, itch. Ayan. Itch. 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 Means, one. One deposit. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, one deposit. At saka, pinaka-importante guys, sabi ko dun sa ano, sabi ko sa before sa, nag-hookay, oh, before nag-trenching, sabi ko, dapat may makukuha tayong glass. Confirmation ng nasa north tayo. North, ika nga, north deposit. So, ayan guys, as you can see, ayan. 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 May nakukuha nga talagang glass. Ayan. At the same time, ayan, code 5 yan, V-cut, ayan, at saka clear glass. So, ibig sabihin nga is nasa north part siya. So, kung may mga item pa doon sa south part, ibang usapan na yun. So, dito lang kami particular sa north part. So, ayan guys, ano lang yan, confirmation. So, confirmation lang yan. At saka para naman mas ma-clear ng lahat. Ganito nangyayari. Bakit may biglo dito, pare? Oh, bakit may biglo dito? Yun nga, doon sa kahoy na 'yon. Ito is nasa west part. At saka confirmatory na din by its color na white. Means ano? Metal. Tapos, ito naman, hindi mo naman mawari kung heavenly marker or
30 branches kasi. Ayan. Abstract. Ayan oh. Ayun nakaumbok yung ano eh. Body niya, tapos may head, may mata. Pero hindi na ako doon particular kasi ang uso na ito is pointing to. Ayan. 45 degree which is yun tatamaan yung Buddha deposit natin. Na nasa gilid. Dito ako particular. Ayan. Dito ako particular. Anong ibig sabihin na to? Ibig ba sabihin pag makikita mo ganito, eh, ano na? Action. Pointing na. Pointing. No. Ganyan. Oh, ganyan. Di ba? Parang pointer eh. Di ba? Pero hindi ibig sabihin na ito is pointer. Bakit? Dahil may gap. Dahil may gap yan. Ibig sabihin, isang lugar na flat din, mahuhulog yung terrain or lupa. So, saan yung dig spot? Nasa gilid. Ayan o. Oh. Ayan. Nasa gilid eh. Ayan. Tutusukan nga natin. Ayan guys. Ayun. As you can see, ayan guys. So, saan tatagos yung ano? Saan tatagos yung kinusok natin? Doon ba? No. Kundi dito. So, yun na nga yung doon sa target natin na 180 degree. Pero, hindi lang yun ha. Kasi may ano pa yun eh. May mga sikreto pa yun eh. Ayun lang namin sabihin na ano. Pero, kung lahat ng mga ninja makita ang mga marker nito, alam na nila kung anong meron sa lugar dito. Anong meron sa mga sa paligid dito. At saka ito guys. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo guys, tatlong circle. Ayan. Tatlong circle. Pero hindi literal circle yan. Bakit? Ayan o. Kahit saan mo basahin, ayan. Ibig sabihin yan is water element. Mizu. Tapos dito is, yan. So, Mizu. Confirming to, north. Doon. Sukat sa loon. Oh, doon. Ang problema nga lang sa mga dito, sa mga masabi natin yung mga ano na ba? Yung mga old na or matagal nang nakatira dito. Hindi na nila alam kung saan yung lugar na kung saan tatambak yung tubig. So ayan, so pwede nating gawin na lang triangulation by its pointing to yun. Buddha deposit. So pwede nating gagamitin na equilateral. Pero huwag tayong aasa doon. Bakit? Baka mamali tayo. So, dito lang tayo pupukos. Ayan. May ulo. May space na. Ayan. Kasya yung 4-5 daliri. So, ibig sabihin yan. Ayan. Papuntang sapay. Papuntang sapay yan eh. Ayan. Ayun, papuntang sapa yan eh. Ayun. Sapa yan andyan. So nasa gilid ng sapa pero siyempre public. Matubig. Public. Siyempre, literal eh, matubig. Mahirap. O ganoon na nga. Mahirap so, i-operate. Mahirap nang operate tsaka public nang government property. Depende na rin sa may-ari kung medyo malakas yung loob. Tapos dito, ayan, confirmation na rin guys, ayan. Ayan. Confirmation na rin tong bato na to. Confirmation na rin na siya is
taga west. Taga west siya. Bakit? Kasi doon sa east is may kahoy, wood element. Huwag na nating gambalain 'yan. Huwag na nating gambalain 'yan, guys. Kasi may GB naman doon na 40. Eh, ang 40 naman is dito. Mula doon sa kahoy na to, na to is tatamaan ng 45. Eh, alam naman natin yung principle of numbering. Pag may 5 is centering. Centering of what? Kaya mangyayari, guys, is kukunin natin, abanti tayo ng 5. Kukunin natin 40. Ng 40 hanggang dito. Tapos, 5 naman. Asukat na. Oo. 5 naman hanggang sa bato na to. So, ito na nga yun, guys. So, ito na yung laki ng dimension. 32 inches. Yun. So, 1 yard. Oh, 1 yard. 1 yard to... Sarado 1 yard dito, 3 feet. Or 36 inches. Dito almost 1 yard siya, pre. Oh. 32. Pero... Round off, 1 yard pa rin. 1 yard by 1 yard. 1 yard by 1 yard. So, yun na nga. Actually, guys, may hukay dyan. Based sa, ginawang, dating hukay na ang may-ari. Kasi nga, nagre-realize la doon sa tito-tito. Yung, Metal detector. Oh, metal detector. Ika nga. So, wala. Negative talaga yan. Dalawang hukay. Oh, dalawang hukay. Negative talaga. Tutitot eh. So, wala yan, guys. So, ang totoong hukay is, andito. Ayan. Parin dyan, di on the mix. Japanese wand. Ayan. So, alam nyo, guys, hindi ako gumagamit ng Jap wand. Alam nyo naman, since 2015. Mapping talaga. Since 2015 is nag-relay ako sa map, sa mapping. Pero sa pagkakataong ito, para lang na makita nyo yung dimension. Ang laki ng item na masasagap sa area na to. So ito na, guys, sinasabi na nga na isa akong dozer blood, kasi mapapagana ko yung wand. Ayan, guys. Ay, dali nga eh. Ayun. So, magturo na dig site. Ayan. So, yun yung kanto, guys. So, yun kanto. Hindi ko pinapagalaw sa sarili kong kamay, ha. Andyan naman yung natin. Si Pare Kris, andyan naman. Ayan. At saka, andyan din naman yung... Mizuki. Andyan din naman. Hindi ko talaga para bang sasabihin na anak ko sinadyang pagkagalawi. No, hindi. Ako mismo, guys, almost 7 years ngayon na ako nakakahawak ng talaga Japan. Ayan, guys, ayan. So yan yung dimension. At saka dito naman sa kanto niya, ayan. So, tumugma ng tumugma talaga sa target natin. Ayan yung ayon. So, ito yung pinaka-kanto. Ayan. So, ayan siya, guys. Yung centering naman is ganyan. Ayan. So wala siyang hindi siya nag horizontal. So ibig sabihin, walang tambak masyado. Kaso nga lang is malalim. Kasi nga naman is big load eh. 32 ba naman yung sagap ng ayon yung dimension natin. So yun, guys, kasi alam nyo, guys, naglalantad na lang ako kasi marami kasi nagsisilabasa na yung sinasabi na real impostor. Sabi natin impostor kasi sabihin ba naman na real jandi daw. Ang real jandi, guys, is ganito.
hapon talaga. So yun yan guys. Ang real dyan di is hindi ano, hindi mataba. Makapal yung buhok, mahabang yung buhok at saka ano, parang ang kapal ng balbas. So yun guys. Talaga. So at saka ganito guys, papakita ko lang. Ayan. Ayan. Ay, huwag lang pakita ka lahat. Ayan. Ayan. So secret na yun. So yun guys, lahat ng ano, lahat ng magpapakilala na Jandi daw. Tingnan niyo na lang yung leaf paa kung may ganun. So yun lang guys, at saka maraming salamat once again ay nagpapasalamat na rin ako sa kay paring Kris. Sa kumpare natin na invite ako na andito in actual area at saka ayan. Pahirapan nga eh, pero yun na sulit naman at saka ilang deposito? Oh, ilan? 9 deposit. Oh, so in this area lang ha. Oh, isang kuan lang, ano lang. Isang boulder pero siyam na deposit yung natitrace natin. So yun lang guys, bansay at saka maraming salamat. At saka wag na wag maniniwalang sinasabing ano, Jandi daw o saka Black Phantom daw o ano man. kasi ano eh, maraming impostor na eh. So yun lang guys, kaya naman ako hindi naman sa napipilitan, pero minabuti kong in actual talaga makakasama ako kay paring Kris para at least naman makikita nyo na yung Jandi hindi yung mahabang buhok, malaking tiyan at saka parang kambing. So yun guys, salamat at saka thank you, maraming salamat pa rin Jandi. And bago tayo mag show up ng mga ka-team natin, shout out muna kay Mami Sniper saka Baby Sniper dyan sa bahay. Walang signal dito, Mami. Okay, so take care my queen, I love you both. Then shout out kay Sir Ian Mark from Melbourne, Australia. So isa siyang vivid viewers, the subscriber ng YouTube channel natin from Australia. So international na tayo guys. Palakpak ka naman dyan. Yeah. Okay, then shout out kay GC Lison sa Surigao. Kamusta GC Lison? Then shout out kay Mel G Fishing Adventure. YouTube channel ba ito? Mel G Fishing Adventure. Oh, subscribe pali. Channel. Okay. Subscribe din kayo, buddies, about fishing adventure. So, yun lang. Then, maraming salamat at kasama ko ngayon ang kumpare ko na isa ding mentor ko sa adventure, then exploration, lalong-lalo na sa mga secret decodings. Then, paring Chester, utol Chester, paring Kimso, utol Kimso, na, nagkasama na kami kayo, wala pa. Kami face to face na. Then, kasama ko ang Temiso, dito kayo. Si tatabi kayo ni Black. Paring Chester! Okay, thank you Black Phantom for the videographer for today. So, mag-ano ka na lang, mag-black swastika. Ha? Okay, so ito yung kasama natin Team Mizuki. Then, special decoder natin, no? Paring Jandi. Yun lang guys, ang sinasabi niya, tandaan nyo yun. Walang ibang Jandi na toto. May tato talaga yan sa kaliwang paa. Okay? So, thank you for all the viewers. Once again, this is Kris Sniper saying, eat, sleep, and explore, and bansai! Bansai! Say, Mizuki!